Ito si Ruina. I remember she arrived Davao many, many years ago. Bata pa to, second lieutenant, nag-graduate lang ng PNPA. Meron, anong katumbas ng ranggo mo sa military? Nabawala ako dyan sa ISP na yan eh. Tanggalin na ninyo yan. Sinong nag-imbento niyang yawa na yun? Talaga, I cannot relate. Truly, pag sinabi mo na SPO1, magtanong pa ako dito, ano ba yung SPO1? I think it was hindi pa ako presidente noon. Pag sa panahon ko yun, it's too confusing to the public actually. Ay, no, pag sabi itong isa ko, taga Davao, anong ranggo, SPO4, ano yan? Hindi ko talaga makuha. I cannot relate to the words of the present ranking titles that you have. I suppose that you should go back to police, constable, police, patrolman. Mas madali pakinggan, police general, police colonel. Mas madali ang... Pag kami dito nagbabasa, hindi ko talaga alam. Honestly, I get lost at the maze of SP. Ang naking anaan ko lang si Espis Esperanza, yung nandoon sa Davao. But I'd like to congratulate you. It's been on a winding road for you. Nakuha mo rin. Maybe you'd be the first. Ano ka ngayon, Colonel? General ka na. Sunod. Just... Trabaho ko lang. You have a very wonderful record sa police. You were called by the president. Dalawa lang kayo nag-usap. Yes, Your Honor. Tapos, hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung malakas. Yeah, I think so, Mr. Chair. Na ngayon, inaamin mo na malakas ka sa kanya. Because I can see from the scheme of things, tatatlo lang naman yung kwan eh. Official na malakas. Nandun sa level na mataas, malakas kay Presidente. Ikaw, si Colonel Leonardo, at saka Senator Bato de la Rosa. All the other officers, PNP officers, assigned in Davao, e nasa ilalim pa nga ninyo eh. Tama? Kasi, Madam Garma, all the signs are there na malakas ka kay former President Digong. Kasi, sa isang ceremony sa Malacanang, where generals of the Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, and the Philippine National Police, naka-white duck silang lahat eh. At ikaw lang ang colonel, lieutenant colonel, na mapropromote sa full colonel in blue attire. Yes, and po. The president gave you special attention and yet you are very brave and blatant to say na hindi ka malakas kay former President Duterte. I would have cited you in contempt then because you were lying. Pero now that you are cooperating, aaminin mo ba ngayon? Yes, Mr. Chair. I have... Mabuti, inaamin mo. Ngayon, insofar as the question of the Honorable Fernandez is concerned, whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na rin. Oh, sa totoo lang. Ng mga palaro po ng PCSO. So, ang una po niyang inalaw na ibalik po ang loto dahil po napag-aralan namin kasama po ang board na this game is very transparent and may mga safety nets na nakalagay po dito sa ating proseso at ito po'y hiningi namin na ibalik at kami po'y nagpapasalamat at ibinalik po ang loto.
na palaro. Okay, Sir George. Hi, GM. Yes, George po, sir. From ABS-CBN. Pag-inyo po na pag-alala po ng may mga na-trace na po ba ngayon kung ano yung mga sinasabi ng presidente dun sa ibang games? Okay, ang pag sinabi mo kasing corruption, napakalawak na usapin. But we'll focus on the safety nets na mechanics of the game. So lahat po ito pinag-aralan namin at nakita namin na napakadaling ipaliwanag at in place na po ang loto. So ang sinusunod po namin ngayon yung ibang palaro para tingnan namin where to improve. At inaaral din po namin kung may mga babaguhin kami sa procedures and system. Ganun po yung ginagawa namin ngayon. Alam niyo po, napakalawak kasi when you talk of corruption. Marami, pwede sa loob, sa labas, pwede na sa proseso. Kaya ito po inaaral namin para lahat po na pwedeng pagdudahan, na pwedeng, pwede, ha, na maaaring pwede pumasok ang corruption, yun po ang ginagawa po namin ngayon. So wala pa pong details at this time? Wala naman po on our part. Kaya nga namin ipinasok, ni-request yung loto kasi nakitaan namin na wala nang dapat baguhin. Kasi malinis siya. Okay siya. STL, may babaguhin. May aayusin. Yung ibang games, ganun din po. May aayusin at babaguhin. Ito po ikabubuti po, hindi lang po ng PCSO, but mga taong bayan natin na tatangkilik po sa mga palarong to para sa ganun mawala na yung agam-agam na may dayaan o may panlulokong nangyayari or may mga dapat makarating sa gobyerno na remittance or what you call this, revenue, ay yung tama po, makakarating po sa gobyerno. Yun po itong mga tinitingnan po natin lahat. No disrespect, GM. I beg your indulgence. Gusto ko lang po marinig yung reaction ninyo dun sa statement released by the former General Manager Alexander Balutan, if you're aware. Hindi ko napanood at hindi ako nanonood kasi. Sa totoo lang, honestly speaking, for how many years ako in the service, kahit nung police ako, hindi ako nanonood at hindi ko pinapanood yung sarili ko. Unless my PIO will inform me na I have to answer na kasi it's something na dapat sagutin. Kasi, would you like, with your indulgence, babasahin ko po, if you may. Okay, yung binanggit po niya, the justification of PRRD to close all the games of PCSO, especially STL, was my exact reason too why I resigned as GM. Corruption. The top management leadership at fourth floor took over the operation supervision of STL. Meron po bang ganun? Ay, dalawang linggo pa lang po ako. Apo. 12 days. Okay? I think he knows better. Kung ipaliwanag mo sa kanya, hingin niyo yung explanation, siguro he can explain better because 12 days pa lang po ako. Doon po sa review, meron ganun. Sa review ng... Na binanggit nyo na nagre-review kayo, nag-assess. May nakita kayong gano'n. Ang pinag-aaralan namin is the IRR of the game. So, hindi ko rin po inaalam kung ano pinangyari noon because it's not my business. Mine now is to do something to make things right. At selyado na walang corruption. So, yun po yung aking ginagawa ngayon. As to what happened in the past, sila lang po makakasagot niya kasi wala po ako dito noon. Sir, ay ma'am. Christian Esguera po sa ABS-CBN din. You mentioned may mga babaguhin sa STL. Common problem to ever since it was introduced. Yung mga shortfalls sa collection from the STL operators. Ano yung exactly gagawin nyo? Based on the COA report, at least 14 billion yung kulang, hindi na-collecta. Okay, anong gagawin namin ngayon? Yun, kasama ko po yung actually yung board, pinag-aaralan namin na maigi. Kasi kung there is a failure in the collection, so there must be wrong or perhaps, hindi naman wrong, siguro may konting mga glitches in the implementation perhaps of the implementation of the IRR or perhaps may mali or may konting improve. O may nakitang maaring lulusutan nila. Parang ganon.
So, kaya yung iba pumupunta ng korte for TRO and injunction. So, ito yung inaaral namin ngayon na paano kami makakaiwas at iwasan itong mga ginagamit nila pabalik sa amin para maiwasan nilang magbigay ng tama kung base sa kasulatan o sa kontrata na pinasukan ng mga agents natin sa STL. So, ito po yung aaralin natin ngayon. Oo. Para hindi na po maulit yung mga nakitang hindi tama or may kakulangan ba kaya nangyari ito ngayon. Yun po yung inaaral namin ngayon. May na-identify na ba kayo so far na PCSO employees or officials who might be in connivance with the operators of STL? Well, actually, hindi po yan ang tinitingnan ko ngayon. Ang tinitingnan ko po ngayon is paano namin i-request at ipakita kay Presidente na yung larong STL is very transparent and free from corruption. So yun po yung tinututukan ko ngayon as to may involve, hindi ko tinitingnan ngayon kasi I'm given, I think I have to study it for 2 weeks. So medyo kung sikasuhin ko pa yung aspeto niyan, eh mukhang hindi ko makukuha yun. At you know, 2 weeks, napakalaking kawalan po sa revenue ito at marami na rin pong charity works na pwedeng gawin ito. And aside from that, yung mga nagpapalor ng STL, may mga tao din po sila na kailangan din magtrabaho. So these are the things that I have to consider first. Kung yung mga taong perhaps involved noon, saka na lang po yan, hayaan ko na lang po yung mga investigators to do their job. It's not mine anymore. Ma'am, clarify ko lang. You said na STL is free from corruption? Or meron? Kasi ang issue dyan, hindi nagre-remit ng mga audition. I didn't tell it's free. What I'm telling here is, we have to show that the system na gagamitin natin for STL, the procedure will be transparent. So kung transparent ka, that's free sa corruption. So isa po dito yung inaaral namin, paano namin, transparency is the main issue dito eh. Oo. Yeah, yan pero, po yung gagawin natin. How do you make sure that they remit properly? Kasi laging yan ang inaabuso eh. How do you make sure that the STL operators, kasi ginagamit siyang front for wetting operations eh. Nagpapawetting okay. At the same time, hintayin na lang legal po. Cover. Yeah, marami po. Maraming actually aayusin doon. The determination of the PMRR, tama ba talaga? Was there a study made? So we are now identifying parameters on how to, you know, to identify or to calculate the PMRR. Hindi po tulad noon na it is only based on voting population. So ito yung ina-argue nila na hindi daw tama pag-compute. Well, tingnan natin ngayon kung isasali na natin yung economic activity, peace and order situation sa area, and other factors na pwedeng dahilan para itaas o ibaba yung determination na PMRR. Tapos sunod din po doon is yung transparency on the pag-betting o yung pag, you know, pag-taya. Tawag nila taya. But naging sa akin ang tawag ko dyan donation. Kasi charity. You donate through our STL agents. The twist there is my lottery para pwedeng ibalik sa'yo actually. So I call it donation rather than betting. So they donate the money through our agents called STL agents. So, kailangan malaman natin ilan ba ang nagdo-donate. So, ilan po ba dapat nang papasok sa gobyerno, ilan po maiiwan sa operator, ganun po yon. So, yun yung inaaral din namin ngayon kasi medyo hindi ho maliwanag kasi yan, yung aspeto na yon. So, yun yung kailangan na maipakita kay Presidente na talaga hong transparent yung laro para maibalik po natin yon. So, kailangan maintindihan po ng mga tao to para din sa ikabubuti ng mga tao to, hindi po sa amin to. Okay. Good morning, ma'am. I'm Jimmy Morato from DZRJ HLA. Yes, sir. Ma'am, ipaalam kay GM, speaks of what, ma'am? Ano pong magiging papel dito ng publiko, ma'am? Yes. Napakalaki po. In fact, I think 100% ang maging role na publiko. Ang nakita ko po kasi na napakaraming reklamo, dinadaan po sa 888. At yung iba po na nakakaalam sa numero ko, ay doon din po pinapadaan at saka mga kaibigan ko. So naisip ko, the best way to have a direct contact with our clients who experience perhaps dissatisfaction
on the delivery of our services. Ito na po yung programang ilo-launch namin, okay? So, ite-test run po namin ito muna before ko hingiin na lahat po ng aming branches ang magkakaroon po ng ganitong klaseng feedback mechanism na sistema. So, ipaalam kay GM, nakita niya wala akong pangalan or anything because I want the program to be sustainable. So, nandito po, may mga numero po at may Facebook account. So, lahat po ng kliyente ng PCSO, pwede pong ipaalam through this program lahat po ng mga reklamo nila para matugunan po natin. And then, lahat din po ng suggestion. Welcome po kami sa suggestion dito. Para sa ganun, alam namin kung saan po kami mag-improve. Kasi, I think the best judge kasi, if we are doing good yung mga clients namin. So, gusto ko total client satisfaction 100%. So, hindi po man namin ma-address kagad, pero meron na kaming basihan para ayusin at magkaroon po ng mga tamang protocol o mag-adjust yung protocol namin ayon sa kagustuhan po o panlasa ng ating mga clients. So, yun po, kaya meron. Transparency din po is the main purpose why I have to do this. So I want to know the real problems sa ground. If maghihintay lang ako na report ng branch manager, it will always be biased and favorable on their part. So with this one direct sa akin, I think wala nang bias yan. Ina-expect ko nga mas maraming reklamo eh kaysa sa or marami pong hingi ng tulong. Opo. Sana pong pakiusap ko lang. Anyway, may confidentiality to kasi diretso po sa akin. Yung mga pong humingi naman po ng tulong, sana po may phone number kayo. Para sa ganun, pag tumawag po yung charity sector namin, alam po namin kung sino tatawagan. At sabihin nyo po rin po kung anong lugar kayo para alam din ma-coordinate namin kaagad sa branch manager na dapat tugunan po yung inyong paghingi ng tulong sa amin. So yun po yung hiningi ko as far as paghuhingi po kayo ng tulong o assistance sa aming tanggapan. Ma'am, ang sinabi po kasi ni Senator Bongo kahapon, 2 hours before nag-declare si President na ipapatigil yung operations ng PCSO Gaming, kayo po ang lumapit kay Pangulo para humingi ng tulong dito sa korupsyon. Ano po yung eksaktong sinabi nyo sa Presidente? Before that, may mga concerns and issues na ako po'y nagpaliwanag. Okay? So ako po'y nagpaliwanag lang. So, nakita niya na, alam niyo, ang problema kasi is may injunction, may TRO, so may court. Tapos po, meron din pong sitwasyon na yung sa STL kasi pinakamalaki po yung concern natin na kailangan i-address po at hindi lang po PCSO pwede makagawa noon, kundi we need the help of the Office of the President. And then there are contracts also na we were being challenged. And we cannot do this alone without his help or intervention sa ngayon. Kung gugustuhin lang kasi natin mapabilis lahat, gusto ko na mabilis. Kasi hindi po makapaghintay yung mga tao. The President has only 3 years more to go. And I think we can do more if everything will be, you know, smooth sailing at mabilis. At marami pong programa siyang gustong ipatupad. And we need revenues. So with all the factors na nagpapatigil o nagpapabagal po para mapabilis po ang revenue and yung paglabas through charity, hindi ho namin kayang kami lang. Kasi may mga external factors po na dapat naming i-address. So, ma'am, is so there... yun po ang concern namin. And of course, to review the procedures also. Kasi po, isa din po itong factor kung bakit, yun din, internal. May internal factors din na dapat naming aralin. Yun po, I think isa ikabubuti naman po ng lahat. Hindi po sa akin or ng opisinang ito lang, kundi sa lahat. Kasi ang by the end of the day, ang makikinabang po, yung mga humihingi po na tulong sa amin, hindi ho kami.
Ma'am, follow-up lang po. Pero is there corruption na nabanggit nyo na pag-usapan nyo ni Presidente? Kasi nung lumabas po si Presidente dun sa Facebook post niya nung July 26 ng gabi, parang sobrang laki po nung problema sa PCSO, sobrang laki ng corruption na kailangan na ipatigil yung lahat ng gaming operations. Okay. Siguro hindi lingit sa kaalaman nyo naman na may issue na before I assume. Correct? Diba? May issue. I didn't say meron. Ang sabi ko, may issue na. May inquiry na nga, di ba ho? Tama ba? Na ginagawa noon. So, hindi ho lingit sa kaalaman nyo na may mga issue na lumalabas. Okay? Ang akin lang po is yung mga naabutan ko na bakit hindi kami makamove sa pace na normal. Dahil marami pong TRO, injunction, ayaw magbayad nito, mga ganun ba? And then, nakatali kami doon na inaaral ng board, nahihirapan din. Okay, yun lang po yun. So, corruption, sabi ko nga corruption, napakalawak po ng definition. Ang corruption po, hindi lang po yung pagnakaw, o sa, malawak pong corruption. Na usapin, di ba? Sa akin, I will leave that to the investigators. Ang parameters ko, meron ba o wala, is akin if I must be able to achieve yung target ko. Yun lang po ang parameters ko doon. Kung may corruption, I will leave that to the investigator. Our office is open sa lahat ng klase ng investigation. Okay. Ma'am, yung binanggit ni Presidente and your predecessor, according to Secretary Salvador Panelo, in March, was terminated in his service because of issues na related sa corruption. Actually, sir, wala ho ako dyan nung nangyari yan. So, ang sabi po niya, investigahan kami. Sabi niya, ating mahal na Pangulo, investigahan. So, I'm open to that. While they're doing that, while the investigators are validating the report, yung mga issues na yun, hayaan ko po. Ako po ay gagawa din ng aking trabaho na alamin kung paano i-improve ng aming tanggapan yung proseso ng mga games natin na maging more transparent para mawala po yung mga pag-iisip na merong corruption doon. Yun po yung main focus ko po ngayon as to sinong may gawa. Hayaan mo, investigator po, gumawa ng trabaho nila doon, sir. Magandang po. Yes, sir. Ray Langit po, GM. And Director Ay. Yeah, nabanggit po ang hinggil po rito sa STL. Yeah, for a while, ang understanding po namin to battle the illegal operations ng wedding pantapat. But apparently, yung mismong nairiribitata sa PCSO is a certain percentage only, the rest na pupunta po doon pa rin sa mga operators na ito. Yeah, my question would be, meron po bang intention ng PCSO na i-audit po kung gaano kaliit o gaano kalaki po yung napupunta po doon sa operators ng mga STL na involved din po dito po at the same time sa kanilang wedding operations? Okay po. Kung titignan niyo po kasi yung implementation ng STL po, medyo unique. Hindi po kasi siya percentage ang income na papasok based on the donations na pinapadaan sa STL. Iba po yung scheme kasi, yung computation. At yan po yung tinitingnan namin ngayon kasi we need to monitor the exact sales actually. So, yun po yung tinututukan namin sa bagong IRR na 2018 kung paano mo mamonitor yung exact sales para malaman talaga magkano ho ba talaga. But ang computation kasi ng revenue na pumapasok sa PCSO is fixed based on the presumptive sales for the day nung STL agent.
So medyo iba kasi pag-compute. Hindi po tulad ng iba na it's profit sharing, there's a percentage. This one is different. Parang meron siyang presumption na sa araw na to, ito po yung dapat, ito yung kikitain mo, therefore, ito po yung sa amin. And the amount is fixed. So yan po ang inaaral namin ngayon kung paano ayusin at magiging tama ba yung kina-presume natin na amount. Maaring mababa ba? Mataas ba? So, paano natin masisigurado na mas marami nga ang papasok sa gobyerno? Yun po yung yun yung issue malaki ngayon na tinitingnan namin on how to set the rules dun po. Yes, sir. Siguro po ang isang bagay, if I may contribute my two cents worth. Yung actualities po, ang mga kolektor, cobrador, ay mga tao po noong yeah, supposedly gumagamit ang front ng STL. And if they have 100 people in the field, nangangahulugan po ba na ang PCSO ay mag-fill din ng ganoong karaming tao? Thank you po. Hindi po, dahil hindi ho kaya. But we will partner with the PNP. I think the PNP will give their 100 support. Galing din po ako doon, nakikita ko po kung ano yung pamamaraan. Hindi nila ako madadaya. So I will work with the PNP and of course with the NBI. Kanina nandito po yung NBI at maganda naman po yung pag-uusap at sila po yung magiging partner natin para suportahan po yung STL at mawala po yung mga illegal na laro. And this time we will be very, very, very strict pag binalik po to yung implementation ng IRR. Once nag-violate po yung agents, sorry po. Ganun lang po kasimple yun. That ibig po namin sabihin, we mean business. Huwag nating lagyan ng dumi yung laro dahil ginagawa na po natin legal at gusto nating itama. Nang hindi po malagyan ng maruming, parang dinudumi kasi eh, yung laro na hindi naman po sana. Okay, so we will be very, 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 very strict this time. Yes, ma'am. Tinawag kasi siyang small town lottery. We have the national draw ng lottery na natin. So this will give, yung concept kasi ng STL is may sarili-sariling laro based sa kung ano yung panlasa nung mga taong nakatira sa lugar na yon. And kaya nga tinawag siyang small town lottery. Kada probinsya. Yeah. Isn't it more transparent po nun? Tinitingnan ko po yung possibility na gusto ko nga i-regional. Ilalagay yung draw court sa regional branches namin. Tinitingnan ko po yung, hindi ko pa sinabing yun. Pero parang iniisip kong ilagay doon para mas transparent rather than per province. Kasi kung minsan malalayo yung draw court, hindi po nahihirapan bumiyahe at mas magastos on the part of PCSO to go there, you know, and to do the draw 2 times or 3 times a day. So kung sa region lang gagawin, mas makakatipid pa nga kami. So isa din yan na tinitingnan ko ngayon yung possibility na i-regionalize na lang namin and then doon na lang po lahat ng draw. Parang sasabihin na itong draw na to ay para po ngayon sa Cagayan. Oh, next draw naman po nito is for Isabela. Parang ganon, pero in one court. Inisip ko na po yun. Hindi lang po ako magde-decide. The board will also decide. The whole board will decide eventually. Mga ilang nakita percent ko po na, yan. Nasilip ko na po yan. Ha? Mga ilang percent na po yung... Naku, kung maging that's better, mas nakatipid ang gobyerno, it's more transparent, I think there's nothing wrong na gawin natin yon. Thank you. Oo. So, ayun po, napaamin na ni Congressman Acop etong si Royina Garma. Nauna nyo, nakita nyo po dun sa ating paunang video na eto pong si Digong, bata pa lang daw po si Royina Garma, kasama niya na at nagpunta daw ito ng Davao City at nakatrabaho niya. Ngayon po, after ng ilang taon, ginawa po niya itong PCSO General Manager. At kalaki po dito sa ating video na ito, yung alam niyo yung para ang hina niyang sumagot sa mga reporter.
puro paghahanap lang sa corruption, puro pag tanggal daw ng kaisipan sa PCSO as gambling. At dapat daw ibalik na ang isipin daw po sa PCSO, ito'y charity work, parang ganon. Malayong malayo to eh, kay GM Mel Robles. Kita niyo po qualifications ni Regina Garma at kay GM Mel Robles. Pag pinagtapat ang kanilang qualifications, nako, ay talagang iiwanan po ng milya-milya itong si Regina Garma. Kasi isang police ano lang naman to eh, hindi to yung masasabi mong decorated na police woman eh. Hindi, ano lang to, talagang swerte lang, malakas sa pangulo, malakas ang mga kaklase, di ba? Kumbaga isang buhat sila yung batch 1996. Yeah po, kumbaga yun ang kanilang ano eh, kasama niya diyan sila Bantag, itong si Leonardo, lahat sila halos puro mga napwesto po dito sa panahon ni Digong. Kaya po itong si Regina Garma ay nagamit talaga ni Digong para po maisakatuparan ang kanyang EJK at yung reward system dito nga po sa PNP. Ngayon po, nung habang pinapanood ko yung video ni Regina Garma, malayo-malayo siya kay GML Robles. Kasi kay GML Robles talagang alam niyo yung simula nung napwesto siya, iba yung kanyang atake, iba ang kanyang kumbaga paghahanap ng makabagong paraan para mas maengganyo ang taong bayan na tumaya sa loto. Diba? Actually, panahon ni Regina Garma, may mga nawawalang pera o merong mga pondo na hindi alam kung saan napunta. Nabanggit nga yun sa quad ko, parang nalugi daw ang PCSO sa time ni Garma. Ngayon sa time ni GML Robles, ang PCSO po, malaki po ang ambag sa ating gobyerno, yung revenue na naibibigay po ng PCSO sa ating dito sa ating gobyerno, yung mga tax pa nga lang, malaki na po. Hindi katulad ng panahon ni Garma, kita nyo, sinara ni Digong yung loto noon. Kasi bakit hindi isasara? Kung merong nga talagang corruption noong time na yon, baka kinastigo si Regina Garma. Tapos nabanggit din po diyan sa Quadcom yung mga kaibigan ni Garma ay merong mga STL at ayon po sa isa sa ating source, yun daw pong si Barayuga ay balakid sa mga lisensya ng mga STL outlet nitong mga kaibigan ni Garma. Kaya daw po ito ay pinatrabaho. Yan po yung nabanggit sa akin. So, actually ngayon, si Garma kailangan niya talagang pangatawanan yan. Kailangan niya talagang ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman. Ika nga ni Akop, nabasa ka na rin lang, maligo ka na. Diba? Nag-umpisa ka na rin lang naman na magtapat, mangumpisal, ito dumo na lahat ng nalalaman mo. Diba? Para talagang makabawi ka sa kasalanan mo sa taong bayan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.